Hi guys, musta? Welcome back to our channel, KLTV. Ang ating coin for today ay itong 10 piso year 2005 in fine condition. Okay guys, bago lang tayo magpatuloy. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag kakalimutan nga mag-subscribe at pindutin ang bell para updated ka. Okay, isang mabilisang update tayo dito sa 10 piso by metallic. Pero syempre, titignan natin online ang value nito. Ang diameter nito ay 26.50 mm, ang thickness ay 2.30 mm, ang weight ay 8.7 gram, at ang mga materials na ginamit para mabuo ito ay bimetallic, copper, nickel ring and brass sa center. Ang edge type ay plain and reeded in segments. Ayan. Tapos guys, ito sa reverse, ito makikita nyo agad yung lettering ng Bangko Sentral ng Pilipinas, at sa gitna yung simbolo ng araw at yung tatlong bituin, at yung nakaikot na yan yung parang synchronizer ring, at yung year na 1993. At sa reverse, ayan, makikita ang lettering na Republika ng Pilipinas at ang ating dalawa sa maraming bayani ng Pilipinas, si Apolinario Mabini at sa iba pa si Andres Bonifacio. Yung value na 10 piso at yung year na 2005. Ito yung sinabi pala, hindi pa makakalimutan, yung dito sa kaliwa o sa likod ni Andres Bonifacio, yung logo or mint mark ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan guys, ang kabuuan ng picturing nitong 2005-10 piso. Ngayon naman, tungo tayo sa value nito. Pinakakaantay ng lahat, yung karamihan sa mga viewer na tumitingin sa mga value ko, ini-skip nila, pinumunta agad sila sa dulo. Nirecommend ko guys na huwag nyo pong uugaliin yun ha. Hindi pong uugaliin ang presyo o yung pupuntahan nyo, dahil hindi nyo masasagap yung informasyon at hindi nyo maiintindihan. Kaya pag nanood kayo ng mga ganito, simulan nyo. Huwag kayong mag-skip at tapusin ninyo. Para din po sa inyo yan. Para may kahit paano, mayroon tayong matututunan kahit konti. Okay, ito. Marami akong nakita guys. Mayroon na 295. 10 piso yan, 2005. Mayroon naman din 102. Ayan. Mayroon na 100. Scroll natin. Mayroon, ayan. Pinakamalaki ko nakita ito is 315 pesos. So, hindi na masama. Medyo malaki. Medyo maganda na ang value nito sa online. At kung i-grade ko naman, bibigyan ko ng grade itong binibenta nito. Para sa akin, ano lang yan, nasa fine condition. So, malayo pa sa... Hindi, medyo malapit na sa uncirculated condition. Kasi yung uncirculated or brilliant uncirculated ang pinaka magandang kondisyon ng barya, yung hindi pa umiikot sa market. At kung ako naman ang tatanungin nyo guys, kung bibili ba ako nito, may mga viewers kasi ako or subscriber nang tatanong kung bibili ako. Kadalasan kasi guys, pag na-picture ko na, ibig sabihin nun, meron ako, siyempre na-picture ko na yun. Depende na lang yun sa magiging kondisyon. At kung sa akin nyo po ibibenta, hindi ko po bibilihin ng ganong kataas yan. Kasi sa online, kaya sinishare ko po ito, pwede na po kayong dumirekta sa online para maibenta nyo kung ano yung nakita natin price sa online. Ganun nyo po pwedeng ibenta sa presyo. Kung sa akin po, kung ganyan lang ang condition, i-double the price ko lang yan. Kung halimbawa 10 piso yan, kagayin ko lang 20 pesos yan. At kung uncirculated naman yung condition, pwede ko nga bilhin ng 50 pesos ang isa. Basta uncirculated condition. So ayun guys, nabigay ko na po ang kabuuan itong content natin about sa 2005-10 piso. Sana po nabigyan ko kayo ng magandang impormasyon. At sa mga bago dyan, kung bago ko pa lang sa aking channel guys, please huwag po pong kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para updated ka. So until next time guys, abangan nyo ulit ang aking susunod. God bless you all. I'm out.